today, class. This is our first lesson for the second quarter. So this is all about earthquakes and faults. So our objective, after going through this module, you are expected to explain how movements along faults generate earthquakes. Okay, also in this lesson, okay, so we will be able to answer the questions, what is an earthquake, what is a fault, and then why and how are earthquakes formed. Okay, so look at this picture. So meron ba kayong napansin? So what is your observation on this picture? So may nakikita ba kayong something unusual about this picture? So this is supposed to be a picture of a road. So kalsada siya. Kaya lang, ano yung nangyari dito sa kalsada na to? So kung mapapansin nyo, hindi na siya diretso. So sa tingin nyo, bakit kaya? So something happened siguro, no? Kaya naging ganyan yung itsura ng kalsada. So hindi na siya diretso, so pumaling na siya. So from this picture, we can assume na nagkaroon ng paggalaw sa lupa, kaya naging ganyan yung itsura ng kalsada. So nagkaroon ng earthquake. Okay, so what is an earthquake? Ano nga ba ang earthquake? So yan, dyan sa picture makikita nyo yung aftermath ng isang earthquake, no? Okay, so earthquake is the shaking of the surface of the earth resulting from the sudden release of energy in the earth's lithosphere. So pag sinabi natin earth's lithosphere, ito yung solid part ng earth. So yung earthquake, it is the shaking daw o yung pag-uga o yung paggalaw ng crust ng earth. So this is because of the sudden release of energy. So yung energy na yon is nanggagaling sa ilalim ng lupa. An earthquake is brought about by an abrupt slip on a fault. So pag sinabi nating slip, so nagkaroon ng pagdulas, ayan, ano, so nagkaroon ng movement sa fault. So kaya nagkakaroon ng lindol, kasi daw yung fault ay gumagalaw. So ano ba yung fault? So what is a fault? Fault is a break in the earth's crust along which significant movement has taken place. This break refers to the crack in the ground. So crack daw ito, no? Crack sa lupa or sa crust ng earth. So pag sinabi natin crack sa lupa, hindi ito yung ordinaryong crack lang ng, for example, kapag ka dry season o kapag ka mainit, diba, limbawa sa mga bukid, napapansin nyo na kapag sobrang tuyo-tuyo yung lupa, nagka-crack siya, diba? So hindi fault yon, no? So yon ay ano lang siya, no? Yung ordinaryong crack lang yon dahil sa mainit ang panahon. So yung fault, ito ay permanent crack. So permanenteng crack yan na sobrang lalim. So pwedeng metro-metro ang lalim niyan or kilometro ang lalim niyan mula sa ibabaw hanggang sa ilalim ng lupa. At yung mga crack na yan ay permanente, no? So habang buhay nang nandyan yung mga cracks na yan, at yan ay posibleng gumalaw na po pwede siyang mag-cause ng earthquakes or ng lindol. So yan yung example picture, no, ng lupa, nagpapakita ng fault. So hindi yan ordinaryong crack lang, no? So yan ay crack na malalim, no? At po pwede siyang mag-cause ng paggalaw ng lupa. Okay, so this is the Philippine map. So yung mga lines na nakikita nyo dyan, nire-represent nyan yung mga fault lines. So ayan, makikita nyo may mga red lines dyan, meron din yung violet. So yan ay mga faults, or yun yung mga permanent crack sa lupa na nandito sa ating bansa. So kung makikita nyo, no, medyo marami-rami yung mga fault lines dito sa atin. Okay, so yung ating fault block ay mayroong dalawang
bahagi o dalawang parts. So, gamitin natin yung ating mga kamay para i-represent yung fold block. So, pagdikitin lang natin siya. So, ayan. So, yung fold block, meron siyang dalawang parts. So, ayan, yung dalawang kamay natin, yan yung magiging dalawang parts ng fold block natin. Okay, so, yung dalawang parts na yun ay yun yung hanging wall and yung foot wall. So, paano natin malalaman kung anong dyan sa dalawa? Yung hanging wall at yung foot wall. So, itong kamay natin, slant natin siya ng konti. Ayan. So, yung kamay natin na nasa ibabaw, ito. So, ito yung hanging wall. And then, yung kamay natin na nasa ilalim, ito yung magiging foot wall. Okay, so yung ating fold ay mayroong 3 types. So, meron tayong normal fold, meron tayong reverse or thrust fold, and meron din tayong slide slip fold. Okay, so each type of fold is the outcome of different forces like pushing or pulling of the earth's crust. Okay, so yung types of fold natin ay nakakarakterize siya depende dun sa part ng fold na nagkaroon ng movement. Okay, so dun muna tayo sa first type, which is the normal fold. So, yung normal fold, it is a type of fold wherein the hanging wall moves down relative to the foot wall. So, for example, this is our fold block. So, islant natin ng kaunti. So, again, yung kamay natin na nasa ibabaw is the hanging wall. And yung kamay natin na nasa ilalim is the foot wall. So, pag down normal fold, the hanging wall moves down. So, ito yung hanging wall natin. So, mag-move daw siya pababa. Like this. Ayan. So, ganyan yung movement ng sa normal fold. Okay. So, yung movement, it is caused by the pulling apart force between the two parts of the fold. So, nagpo-pull apart siya. So, yan parang ganyan. Humihiwalay siya. Ganyan yung movement. And yung hanging wall is pababa yung movement niya. Okay? And this type of fold can form a valley or yung tinatawag nating lambak. Just like the La Trinidad Valley or yung lambak ng La Trinidad sa Benguet. Then, the next one is the reverse or the thrust fold. Okay, so, it is a type of fold wherein the hanging wall moves up relative to the foot wall. So, kung doon sa normal fold, yung hanging wall ay nagmo-move down. Ito naman sa reverse fold, kaya nga reverse, so, ibig sabihin kabaliktaran. So, yung hanging wall naman ay magmo-move upward, so pataas naman. So, again, okay, so ito halimbawa yung ating fold block. So, islant ulit natin konti. So, the hanging wall, ito yung hanging wall. And then, the foot wall is the part naman na to. Okay, so yung reverse fold daw, the hanging wall moves up relative to the foot wall. So, mag-move siya pataas like this. Yan. So, tataas to, no? Yung kamay natin na nandito sa ibabaw, mag-move siya pataas. Yan. So, ganyan yung movement ng reverse or thrust fold. Okay, so yung movement naman ito is caused by the pushing forces between the two parts of the fold. So, kanina, pulling apart. So, ganyan yung sa normal fold, pag ganyan. So, ito namang sa reverse is nagtutulakan siya. Yan, nagtutulakan hanggang sa hindi na makaya yung friction or yung stress, mag-slide up yung hanging wall. And this type of fold can form mountain ranges or mountains. Okay, para naman doon sa pangatlong type, which is the strike slip fold. Okay, so gamitin ulit natin yung kamay natin. Okay, so, hindi na natin siya kailangang i-slant. So, idiretso na lang natin siya. Yan. Yan, ganyan. Okay, so meron pa rin tayo dito dalawang part ng fold. Ayan, yung dalawang kamay natin. So, yung pinakapagitan sa gitna, yun yung magiging fold line. O yung pinakabitak dun sa lupa. Okay, so dun sa strike slip fold naman, either side ng fold slip past each other sideways. So, ibig sabihin ng slip ay dumudulas. So, dumudulas yung alinman dun sa dalawang part ng fold. Sideways yung pag-slip. So, alimbawa, ayan. So, pwedeng pa ganyan. Yung, ayan, nakikis-kisan sila. Ayan. So, pwedeng ganyan.
yan, nag-i-sleep. So, pwedeng yung right mag-sleep. So, pwede rin yung left. So, yan. Yan, ganyan. So, habang nagkakaroon ng pagdulas sideways, so, pwede rin siyang umangat ng konti. Yan. Pwede rin yan. Ganyan. So, pwede rin mayroong part na bababa. Pwede rin may part na tataas. So, ganun yung sa strike, sleep, fall. Okay, so i-summarize lang natin. Again, okay, yung two parts ng fault block is the hanging wall and the foot wall. Okay, so kapag normal fault, the hanging wall moves down relative to the foot wall. And then pagka naman reverse fault, the hanging wall moves up relative to the foot wall. And then kapag ka naman strike slip, okay, so sideways ang paggalaw ng mga parts ng fault block. Okay, this is an example of normal fault. This is the Bishop Tuff Lake Sediments in Owen Valley, California. So, ayan. So, makikita nyo dyan yung movement ng normal fault dun sa white lines na nandoon sa hill. Ayan, or sa may bundok na yan. So, yung white line kung makikita nyo ay pumaling. So, may part na tumaas and then may part na bumaba. Okay, so this is another example. Ayan. Two normal faults. Yan ay matatagpuan naman sa Utah. And then this is also an example of normal fault. Ito naman ay sa Arizona. Then another one sa Arizona din. Yan, kung makikita nyo, no? Merong part na tumaas, merong part na bumaba. Okay, so these are examples of reverse fault. So, ayan, makikita nyo. Ayan, yung hanging wall ay tumaas. And then, yung foot wall naman ay bumaba. So, paano natin nalaman yun? So, gamitin natin yung kamay natin. O, katulad nung nasa video. Okay, so yung kamay natin, islant natin. Ayan, so isunod lang natin yung paggalaw, no? Nung pattern nung nasa picture and then yung pattern ng ating kamay. Ayan, so pag ganyan siya, so ibig sabihin ito ay reverse fold kasi yung hanging wall ay nag-move pataas. Okay, another example. So, this is also a reverse fold. So, yung incline naman niya is pag-ganya naman. Ayan. So, isunod lang natin yung kamay natin doon sa pattern ng picture. Ayan. So, makikita nyo. No, so, yung hanging wall or yung part na nasa taas, ayan siya nag-move pataas. Ayan. So, yan ay reverse fold din. Okay, another example. Ayan. So, tingnan nyo na yung mga lines dun sa rock formation para makita nyo na kung anong part yung tumaas, kung anong part yung bumaba. So, ito, reverse fault ito kasi yung part ng fault na nasa taas, siya yung gumalaw pataas. So, ito yung example ng strike slip fault. No? So, itong San Andreas fault line. Okay, so ito pa yung isang example na no, strike slip fault. Kung makikita nyo, yan ay farm. So, kung makikita nyo yung rows ng mga crops, hindi na siya diretso. So, pumaling kasi nagkaroon ng movement sideways. And also on this picture, ayan. So, dapat diretso yan, ano, yung parang crack na yan, diretso siya. Pero para siyang naputol o pumaling, dahil nga nagkaroon ng sideways movement dun sa lupa. And then, this also, ayan yung ano siya, ano, linya ito sa kalsada. So, pumaling no, yung linya dun sa kalsada kasi nga nagkaroon din ng sideways motion sa lupa. Okay, so those are the different types of fault. So, ngayon naman, I will show you pictures and then you will just identify what kind of fault is illustrated in each picture. Okay, so this exercise is entitled Whose Fault? Okay, so first picture, what kind of fault is shown here? Okay, so paano ba natin malalaman? No? So, gamitin natin yung kamay natin dahil ito ay inclined fault. So, ayan, incline natin yung kamay natin. Ayan, isunod natin doon sa pattern ng nasa picture. And then, meron doon ayan yung
part na nasa taas ay bumaba. Ayan, paganyan. So, ano kind ng fault yan? Okay, so let's see. A normal fault. Kasi yung hanging wall ay nag-move pababa. Okay, next. And how about this one? Okay, so this naman, it is not an inclined fault, no? Kaya ito ay strike slip fault. Okay, next. Ayan, another inclined fault. So, gamitin ulit natin yung kamay natin, no? So, isubla natin yung pattern. Ayan, sa picture, ayan pa ganyan. So, itong part na to, sa picture ay bumaba. Ayan, ganyan. Ayan, pa ganun. So, yan ay normal fault kasi yung hanging wall ay bumaba. Another one. Okay, so hindi ito ulit inclined fault. So, ito ay strike slip fault kasi ito lang naman yung hindi kasali sa inclined fault. Normal fault and reverse fault lang ang inclined fault. Next, this one. Okay, so, ano kayang passing fault ito? So, gamitin natin yung kamay natin. Sure natin doon sa pattern. Ayan, inclined fault yan. Okay, so, ano nangyari? Okay, yung hanging wall ay bumaba. Ayan, so, ano passing fault yan? So, normal fault. Okay, so, basta tatandaan nyo lang sa pag-identify ng fault, tingnan nyo muna kung inclined fault ba yun, no? Yung pinapakita sa picture. And then, kung inclined fault yun, gamitin ninyo yung inyong mga kamay, no? Para malaman nyo kung yung nag-move ba yung hanging wall. Kung nag-move siya pataas o pababa. Okay, now, how do faults produce earthquake? So, paano nga bang nakakapag-create o nakakapag-generate ng earthquake ang mga faults? Okay, so stress in the outer layer of the earth pushes the sides of the fault together. So yung stress na tinatawag yan, that is the force or the pressure na nandun sa ilalim ng lupa. So mayroong nanggagaling na pressure dyan or forces, no? The grinding over the surface of the fault holds the rock together so they do not slip promptly when pushed sideways. Okay, so yung mga rocks daw, no, sa surface ng earth, so hindi yan agad-agad nag-move kasi mayroong friction. So mayroong friction, yan nga magkakadikit, so mayroong friction. But in the long run, enough pressure develops and rock slips suddenly, releasing energy in waves that make a travel through the rocks to cause the shaking that we feel during an earthquake. So sa katagalan, no, so yung force, yung pressure na nanggagaling sa ilalim ng lupa, so hindi na siya nakakayanan nung mga rocks na sa surface ng earth. So hindi na nakakayanan yung pressure, yung friction, yung force. So ang nangyayari, nagkakaroon ng sudden movement, no, especially dun sa mga areas na mayroong fault. So doon nagkakaroon ng significant movement kasi nga may crack na siya. So mas madaling gumalaw yung mga cracks na yon. So yun yung unang gagalaw kapag yung pressure doon sa ilalim ay hindi na nakayanan, yung mga faults ay gagalaw na lang bigla, and that will cause the shaking of the ground. Kaya nagkakaroon tayo ng lindol. And then that shaking of the ground creates energy in the form of waves. So yung waves na yun nagta-travel yun sa ground, kaya naman yung earthquake hindi lang siya nararamdaman sa isang lugar lang. So yun namang pag-alam ng lupa na yun, and then yung waves, yung pag-travel ng waves ay depende naman yun sa kung gaano kalakas yung energy na na-release ng lupa. And so that is how faults produce earthquakes. So, for our application, why is it important to consider the location of fault line before constructing a building or an establishment? Sa tingin nyo, bakit ba kailangang
i-consider, no, yung location ng mga fault lines kapag ka nagbi-build ng mga buildings. So, for example, yung mga engineers, so kailangan bago sila magtayo ng building, na-identify nila kung yung area ba na yon ay dadaan ng fault line or kung malapit ba ito sa fault line. So, sa tingin nyo, bakit kailangan siyang i-consider? Okay, so it is very important kasi nga, di ba, kung magtatayo tayo ng isang establishment or ng building or ng bahay sa isang lugar, di ba, sobrang delikado kung iyon ay nasa mismo fault line o kung iyon ay malapit sa fault line. Siyempre, ayaw naman natin na tayo ay madisgrasya, di ba? Kasi ang earthquake yan ay hindi natin alam kung kailan yan mangyayari. Unlike ng typhoon na napipredict, nakikita kung kailan siya mangyayari. So, ito earthquake, so unpredictable ito. And ayaw naman natin na tayo ay malagay sa disgrasya o sa danger yung ating mga sarili at yung ating pamilya. So, it is very important, no, na kung magpapagawa ng building, ng bahay, or any establishment, dapat ay malaman muna kung meron bang fault line doon. And that's all for today. See you on our next lesson.